For today's video, ay aking isi-share sa inyo kung paano itahi ang krinik sa ating Aida cloth. Ito yung krinik. Kita ko sa inyo. Yan mga krinik. Yan. And big shout out kay Helicat Mommy kung saan nakita niya aking mga videos sa aking cross stitch at nag-request siya na atin daw ipakita kung paano itahi sa Aida cloth ang krinik. Actually, ang krinik talaga kung ito ay titingnan natin, kakaiba ang kanyang hibla kung i-compare siya sa DMC. Malayong-malayo talaga. Kasi ang krinik ay may kakaiba siyang hibla ng threads at napaka-delicate niya. So, ito ay may technique talaga siya at nakikita natin kapag ito ay hawakan mo, nagsuswirl nga siya. So, kailangan gentle ang paghawak natin dito at papatiayunan natin siya. At lalo kapag ilalagay na natin siya sa ating needle, ay kailangan na maayos ang pagkakalagay natin sa needle. Otherwise, maghihimulmul ito at ito'y mapuputol. So, hindi natin siya ma-enjoy, no? So, later on, I'm going to show you kung paano natin itong itatahi sa ating Aida cloth. No, meron ako dito isang pina-project na kung saan ginamitan ko ito ng talagang krinik. Yan. So, medyo may shadow lang ating ilaw. Pasensya na kayo, guys. So, ayan. Big shout out kay Helicat Mommy. Siya po ay meron ding YouTube channel. Ayan, Helicat Mommy. Ito ang isa kong product na kung saan more on krinik talaga ang ginamit ko, lalo sa kanyang wings. Krinik yan. Pero kulang pa siya dahil meron pa akong at least, I think, dalawang color ng krinik na kailangan pa bago ko ito matapos. And then, itong mga bakante dyan, kung mapapansin nyo, lalo dito sa frame, ano yan siya, beads. So, ang mga beads niya ay dalawang kulay ang beads na ilalagay natin doon. At ito, guys, makikita nyo ba? So, may ipapakita ko kung ano itsura ng mga beads na yon at ano din ang itsura ng kanyang needle. So, ating titingnan, no? So, ipapakita ko sa inyo. Guys, ito yung ano, ito yung beads na gagamitin natin doon sa pinakita ko nga sa inyong cross stitch a while ago. Dalawang kulay yan, no? Dalawang kulay. Gold at saka maroon. Or, tama ba? Maroon. And then, ang kanyang needle, pakita ko rin kung gaano siya ka. Very fine ang kanyang needle. Ayan. Nakikita ba? So, ganyan siya, guys. Ang needles niya is very fine. Para siyang pa-injection na needle. So, kakaiba siya. Very fine ang kanyang ano. At kasya yan siya doon sa mga beads na yan. No. So, kasyang-kasya yan siya dyan. And of course, yan. Iyan ang itatay natin sa pinakita ko sa inyong project natin kanina. And ang ating krinik, ito naman ang ating krinik, no? So ito, I don't know here in the Philippines kung magkano na talaga ang krinik so far. Kasi ito yung nabili ko pa sa Hong Kong nung ako ay nasa Hong Kong pa. So sa Hong Kong, sobrang $20 ang isang krinik, no? It was few years ago, pero dito sa Pilipinas, I don't know the price kung magkano na talaga. Very special ang kanyang mga hibla. Ayan, nakikita nyo yan, guys. So, sa ibang mga mahihilig mag-cross stitch as gusto nila na very elegant ang kanilang cross stitch, maganda yung mga cross stitch natin na ginagamitan natin ng mga ganitong mga krinik, no? Guys, ito ituturo ko sa inyo kung paano ilalagay itong ating krinik sa ating karayom, no? Do it one more time. Guys, ito na yung ano natin, kung paano natin ilalagay ang krinik dito sa ating karayom, no? Kasi normally, dito tayo nakakaproblema kapag ilalagay sa karayom. So, ayan.
medyo delicate kasi talaga siya at bumubuka yan kapag hindi tayo nagiging maingat. So, dahan-dahan natin siya ipapasok. Gently siya. Hilahin mo siya doon sa iyong karayong. At I suggest na kapag gagamitin mo ang krinik, huwag masyadong mahaba. Kasi once na mahaba ang hibla na kinuha mo, pinutol mo, siguradong maghihimulmul talaga yan. Magkakahiwa-hiwala yan. Dahil every time na babatakin mo siya sa Aida, ay siyempre, maghihiwala yan. So, depende sa wini-wish ng iyong ginagawa. Normally, 2-strand din. Ito, no? 2-strand ang paggamit nito. So, pagtatabihin mo yan siya, and then, ihipuin mo siya dito sa needle mo na kailangan hindi siya nag-twist. Kasi minsan nag-twist siya. So, yan, gently mo siyang gaganunin. Huwag mo siyang itatay ng pilipilipit kasi once na pilipilipit ang ating krinik, ayan talaga makakaproblema tayo. So ito, isasample ko lang sa inyo kung paano natin itatay dito sa Aida, no? So like for example, ganyan. Normally, iniipit ko talaga yan siya dyan. Ipitin mo siya dyan, at least dalawang, yan. Yan sa dalawa na yan. Show it bless. Ang aking youngest daughter. Na si Bless ang aking assistant for today. And then, ganun, nakaipit na siya doon, guys, no? Nakaipit na siya dyan. And then, gently mo siyang hihilahin paloob na make it sure na hindi nga siya nakapilipit. No? And then, itatay natin siyang ganoon. Katulad din ng DMC. Pero, gently talaga ang hawak mo rito dahil napaka delicate nitong krinik na ito. So, technique lang naman to, guys. Hindi naman siya talaga mahirap itahi. No? Siyempre, kung medyo apurado ka, talaga naman, medyo, ayan, oh. So, diba nakikita nyo, guys? So, ibabalik mo siya ngayon para maging X. Oh. Ganun lang siya. Special shout out talaga kay Helicat Mommy na siyang nagre-request ng video ito. Ayan siya, Madam, yeah. And then, kapag gusto mo naman siyang gawing, like for example, yung back stitching siya. So, syempre, kung gaano kahaba iba back stitching mo, ganun lang din naman, oh. Kunyari, ganyan ang back stitching. Kasi there's a time na kailangan siya i-back stitching. O, ganun siya. O. And then, ibabalik mo siya doon. Nan. So, kita nyo? So, ganyan lang siya kaano. Kasimple. And then, kapag kailalak mo na naman siya, iipitin mo na naman siya. Ako talaga, never ako nagbubuhol ng cross-stitch. Sa aking mga ginagawang cross-stitch. Hindi ko talaga yung binubuhol kasi ibang outcome niya kapag i-frename mo na yan. So, lahat ng gawa ko ay hindi talaga yan nakabuhol sa likod. Puro lang yan ipit-ipit. No? So, sa ibang gumagawa ng cross-stitch, sa pasimula pa lang, nagbubuhol na talaga yan sila. Pero, ang iyong lingkod ay hindi po tayo ganoon. So, pagka ito guys natapos, hopefully very soon, ipapakita ko sa inyo ang finished product nitong aking ginagawang ito. So, napakaganda niya at elegant talaga siya. Like kung sinasabi, ang cross stitch is elegant, no? So, akin din ipapakita sa inyo ang aking finished product na kung saan ito ay nakasabit na sa aming dingding. Guys, eto na yung sinasabi ko sa inyong finished product natin. Nakasabit na sa aming dingding. Yan ang aking koi. Pina-frame yan na aking kapatid, Nersita Holmgard. Gusto niyo rin i-follow siya sa kanya YouTube channel, Nersita Holmgard. Magaling din siyang gumawa ng cross-stitch, ang dami niya na rin gawa. So, yun. Papakita ko pa rin sa inyo, guys, ang ibang mga material ko rito at mga threads. Kung paano siyang itago, isave ang ating mga threads, papakita ko sa inyo. Guys, ito yung ating mga material pa na na-promise ko sa ipapakita ko sa inyo. Ayan, ang napakaraming mga material na
ginagamit ko. No, ito po ang aking negosyo nung ako'y nasa Hong Kong pa. Pinapa-order ko online yan. So, yan. Four season. Yan. Four season. So, I really love cross-stitch. Dito sa Philippines, may nakikita na rin ako mga ganito sa Lazada. Sa Shopee ata, meron na rin. But I never try to buy. No, kasi meron pa naman din ako mga material dito. Ayan. So, mix ng ating mga design. But I really love nature. More on nature ang aking mga paborito. Ito four season ang gara nito, guys. Malaki siyang four season. Sa mga gusto mag-order. Ayan. Personalized. Ayan, personalized. Anak ng friend ko sa Hong Kong. Ayan, si Feli Roda. Anak niya yan, pinapersonalize niya ang mukha. And then, napakarami pa. Guys, yan, ang inyong lingkod. Yan, pinapersonalize ko yung ating mukha. Pwede lang din. So, yun. And later, pakita ko ang mga material kung gaano karami ating mga threads. Yan guys, ang ating mga threads. DMC. So, ito ay gumawa ako ng cardboard. Ano ba tawag dito? Parang karton siya. Matigas siya, no? Tapos nilagay ko yung numbering ng ating mga DMC. So, lahat ng mga DMC nag-start sa line of 7, sama-sama ko yan siyang itinatago. Para mabilis mo siyang, like for example, gusto mo i-recycle ang iyong mga DMC, pwede. No, katulad nito, 776, konti na lang. So, bibili ako ng 776 na DMC, ikakarga ko dito. So, yun. So, ganyan ang pagtago, guys, ng mga leftovers natin ng mga DMC. So, ayan. So, by kung ano nag-start ang number ng iyong DMC, yun din ang pagsasama-samain mo siya. Of course, nilagay ko siya sa isang Ziploc bag, no? So, sama-sama rin siya dyan para hindi ka rin mahihirapan sa pagtago niyan. Pakita ko pa yung ibang number sa inyo. No? Katulad nito, line up, ano naman to? Line up 8. Yan, line up 8. Sama-sama naman silang lahat dyan. So, in that case, walang masasayang na thread sa atin, di ba? I don't know kung paano niyong ginagawa ang inyong mga leftovers na mga DMC. Ang iba talaga, may nakita nga akong gumawa na ito. Yung mga natira-tira nila, hinayaan na nila. So, at lalo na kapag ang DMC, ito ay makawala sa sarili niyang number. Kasi diba, meron siyang nakapulupot na number pag binili mo yan siya. Oras na matanggal mo yan doon at hindi mo alam ang kanyang number. Hindi mo na yan, malilito ka na yan pag isinama mo yan sa ibang threads. Ang shadow niyan, kahit pula yan, magkakaroon niya ng iba-ibang shadow kasi maraming red color na DMC. O katulad nito, di ba? Mga red yan. So, pero iba-ibang numbering niyan. Ito 349, ito 321. Pero parang parehas lang pula yan. So, ibig sabihin, talagang susundan mo ang number niya. Huwag nating wawalain. So, normally ganito ginagawa ako, guys. Ito, nakita nyo to. Yan, o. Pag bumili ka ng DMC, merong ganito. So, kung ito ay mawala to, so, madidisgrasya po ang ating, masisira. Hindi mo na alam kung anong number nito kapag ito'y nawala mo. So, i-save po natin yan. Ako, minsan dinidikit ko yan dito para nang sa ganun, secure po ang ating lahat ng DMC. And this time, guys, pakita ko rin sa inyo ang mga pattern. Ang dami nito eh. Oh. So, ayan. So, napakarami nitong pattern kung ito. Ayan. So, dito ang collection ko ng pattern. Kinumpile ko talaga siya. Para nang sa ganun is, hindi siya mawala. At sabi ko nga, kung gawin ko talagang business dito sa Pilipinas, pwedeng-pwede. Napakarami kong pattern. At yung iba, dahil siyempre yun ay maliliit. So, ang ginawa ko, pinalakihan ko siya na mas malaki ang pattern. Ganyan.
So, sa mga iba na medyo ang mata ay kailangan na ng magnifying, nakatulad ko, nagmamagnifying na. So, ito'y malalaki na kasi pina-enlarge ko siya. So, in that case, hindi tayo mahirapang basahin ang ating mga patterns. Ayan, guys. So, dito lang, kahit hindi ko mapapitigan sa inyo maigi. So, dito, pinapakita ko lang dito kung paano kong iligpit, i-secure ang mga pattern. Kasi ang pattern, once na ito ay masira, let's say, lima lang na ano doon ay parang ang hirap mo na siyang ma-retrieve, hindi mo na alam kung anong kulay ng thread ang iyong gagamitin, no? Kaya make it sure na ang ating mga pattern ay ingatan yan. Ingatan po natin yan dahil pwede natin yan i-recycle. Pwede tayong gumawang muli niyan. At pakita ko rin sa inyo ang aking pinagkakaabalahan that in spite na ang inyong lingkod ay nag-real estate agent, sa iba dyan na mga gusto mag-avail ng bahay, feel free to call me or follow me to my YouTube channel, Chat Bolivar. I'm willing to help na matupad ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. So, ayan, guys. Ito yung pinakapaborito ko sa lahat kasi ang inyong lingkod ay taga Bicol. Siyempre, nandoon ang Mayon Volcano. So, sabi ko nga, gusto kong gawin ang Mayon Volcano. So, itong Mayon Volcano, meron siyang 9 na pattern. So, ang nagagawa ko pa lang, 4. So, konti pa lang, guy, portion pa lang yung Mayon. Wala pa yung pinakababa niyan. So, ito ay counting. So, kapag ito yung nagawa na, ipapakita ko rin to dito sa inyo, ang aking Mayon Volcano. Pero, ang tanong, kailan ko kaya ito matatapos, di ba? Kasi medyo may katagalan at yun nga, sabi ko sa inyo, busy ang inyong lingkod sa pag-real estate. So, but anyway, bibigyan pa rin natin yan ng panahon na para matapos at ang lahat ng goal ay kailangan natin tapusin. So, I hope na may na-get na naman tayo dito sa ating mga tutorial na tinuro. And lalo-lalo na, shout out talaga kay Madam Heli Katmami. At siya ang nagbigay ng request na ito sa akin na gawin tong vlog na ito. So, God bless you. At sa ibang hindi pa nakakapag-subscribe, please follow me to my YouTube channel, Chat Bolivar. God bless you and have a nice day, everyone.